Ito primer flat latex. Ito naman primer din ito, Acritex. Itong pag-uusapan natin, anong pinagkaiba nitong dalawa nito? Itong flat latex na primer at saka itong Acritex. Mahilig kayo sa DIY, kailangan niyo ito ano. Ang pagkakaiba nito. Itong bago kayo mag-final, kailangan ma-primeran niyo yung wall niyo. Ang pinagkaiba lang nito, wala siyang amoy. Tapos ito, buksan natin. Ito. Wala siyang amoy. Yan. Maganda ito yung primer sa loob ng bahay. Itong kadalasang ginagamit ng mga pintor kasi hindi maamoy. Odorless siya. Saka madaling matuyo. Yan. Pag nasa loob ng bahay, hindi ka masusuffocate. At saka walang amoy. Itong pinagkaiba nito. Ito naman ang ano, water base siya, no? Haluan mo lang siya ng tubig. Pero ako, pag ginamit ko to, hindi na ako naghahalo ng tubig. Kasi, pag hinaluan mo ng tubig ito, lalabnaw ito. Lalabnaw siya. Hindi siya maganda. Pag nagkamali ka naman ito, pag hinaluan mo ng tubig, pag nagkamali ka ng halo, ang mangyayari nito, mababakbak. Tatanggal siya. Kaya, mas mainam kung baguhan ka, gumagamit nito. Huwag mo lang haluan ng tubig. I-mix mo lang siya ng maigi. Saka mo siya i-primer. Yan. Ang iba, hinahaluan nila para malaki yung madadaanan. Mapipinturahan nila. Pero sa akin, hindi ko hinahaluan. Pure lang. I-mix mo lang siya ng todo, saka mo siya i-primer. Ito ang flat latex na white. Ito naman, Acritex. Anong pinagkaiba nito? Acritex, ang kagandahan nitong Acritex, matapang. Pwede rin ito sa pangloob, pwede rin sa panglabas. Ito pwede rin ipahid ito sa labas si primer. Ito pwede rin pangloob, panglabas pwede rin siya. Matapang lang ito, tsaka mabaho. Tapos ang inahalo nito, hindi siya water-based, kundi lalagyan mo siya ng reducer, thinner. Pag ina-apply mo ito sa loob ng bahay, sa loob ng kwarto, sa living room, napakabaho nito. Talagang, pero napakaganda. Ito, pag ina-apply mo ito, ito ngayon, ina-apply ko ito ngayon, dito sa labas, dito. Yan, ito primer ito ng Acritex. Kasi na ano siya, na aarawan, na uulanan, kailangan mo siya ng matibay na primer. At kagandahan lang sa primer na ito, pag ipinahid mo ito sa dito, pag hindi mo napapansin yung mga loose paint, tapos napapahiran mo siya na Acritex, lulubo yung pintura na loose paint, ano, makikita mo na loose paint pala. Pag pininturahan mo siya ng primeran mo ng ganito, mapaprimeran mo dito, lulubo siya, susunugin niya. Kaya mapapansin mo, matapang kasi ito. Lulubo yung pintura. Kaya loose paint siya, kailangan tanggalin mo. Kagandahan ito. Kaso nga lang, mabaho. Maganda ito sa labas ng bahay. Sa bakod, sa wall, sa labas, outer. Maganda rin sa loob. Kung walang tao sa loob ng bahay, wala pang nakatira, ito maganda itira. Ito. Pwede siya sa simento, pwede sa kahoy ito. Sa simento lang talaga. Latex lang siya. Pwede rin siya sa itira mo sa labas. Wala naman siyang amoy. Pero sa akin, ang pinakamaganda, mas nagagandahan ako dito. Acritex primer. Ito ang ginagamit ng iba, no? Kadalasan, ito ang tinitira nila. Pati sa loob. Pero, yung iba naman, pag nakatira na sa loob ng bahay, pag nagre-repent, may nakatira. Lalo na noon na pag may mga bata, hindi sila gumagamit ng Acritex. Ito ang ginagamit nila.
Not latex kasi walang amoy. Itong ginamit ko ngayon sa loob ng bahay namin. Kasi may mga bata kasi. Eh para hindi maamoy at saka hindi ma-suffocate. Ito flat latex lang tinitira ko. Pero ngayon sa labas, ito wool tinitira ko. Ito acrylic ang tinitira ko ngayon. Tapos ganun. Pagkatapos mong primeran, lilihaan mo ulit saka mo pipinturahan ng final ng gusto mong kulay. Ganun lang pinagkaiba ng acrylic primer at saka flat latex primer. Yan. Pero papipiliin ako anong gagamitin. Ito. Acrylic. Pwede pang loob, pwede pang labas na primer. Pero kung may tao sa loob ng bahay nyo, may nakatira tapos mamimintura kayo, huwag nyong gamitan ito. Dahil napakatapang ito, napakaamoy. Ito ang gagamitin nyo. Yan lang may share ko nyo sa inyo mga kabayan. Itong ginagamit ko ngayon. Anong pinagkaiba ng acrylic primer at saka flat latex primer? So, yan lang masishare natin mga kabayan, ano? Kung anong pinagkaiba nitong dalawang primer. Baguhan kayo sa channel ko. Iba ka naman, like, share, subscribe, and hit the notification bell para update kayo sa sunod nating mga vlogs, ano? Bye-bye!